Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Olosolu, this is Queen Helen Abdurrajak Elizabeth III, April 20, 2022. Good morning, Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire, the Promised Land, ang lupang hinirang at ang lupang pangako. The Pearl of the Orient. Iyan ang ating kaharian na matagal nang natutulog, subalit hindi nawawala sa buong mundo. Iyan ang dahilan na sila ay nagising, ang ating mga kalululuhan, para i-redeem ang ating kayamanan. Sa ngayon, at least, nakita na nila ang pruweba na sunod-sunod nag-collapse ang mga central bank ng iba't ibang dako ng mundo. Hindi ako pinabayaan ng Diyos Ama. Hindi ako pinabayaan ng aking mga lolo para tuluyan lang hamakin ng mga espiritual kuno ng mga tao dahil buang ang Reyna Helena na kinikilala ng marami. Kaya nga, kuwidaho kayo sa mga taong nagsasabi sa inyo at nagsusulsul sa inyo at naghihikayat sa inyo tumalikod sa amin ni Raja Mamay. Tingnan niyo mabuti. Bakit kaya, anong intensyon at kinakaibigan kayo? Yun ay ang mga magagaling na tao, mga pastor kuno, mga sugo kuno ng Diyos. Pero ang intensyon, guluhin ang utak ninyo, ilayo kayo para hindi kayo makakita ng tinatawag na inspirasyon o ang wisdom ng Diyos Ama dito sa lupang pangako. Biro mo, pinupuntahan mismo mga sultan, tinatawagan, tinatakot. Dahil nga wala kayong baril, paano kayo makalaban? Kasi ang gusto nila, that is mind fixation. Dahil nga gusto nila, revolutionary government. Eh yung mga makikitid na utak, kung wala silang edukasyon na malaki katulad nila, no, susunod-sunuran lang. At saka nagari-arian dito sa ground. Kailangan, Queen, maglaban muna, magdanak muna ang dugo. Ganyan pala ang tinuturo nitong mga liderato ng revolusyon. Kailangan magdanak ang dugo. Kaya nga atat na atat silang pumatay dahil din sa utos ng kanilang mga liderato na nakakataas sa kanilang grupo. E tayo, mula 2010, anong bit-bit natin? Baril ng Allah. Iyan ang makatotohanan na armas na galing sa kanya. Biro mo, mula noon magpahanggang ngayon, ang kanilang installation is to go to war. O yan, anong nangyari? Ngayon, i-remind ko si Abdul Karim Biswari at itong Bangsamoro Autonomous Region Mindanao of Muslim Mindanao na sumalo sa kasalanan ng Sabah Standoff, Sambuanga Standoff, 44 Submen, lahat ng kaso na pagpapatay dyan sa loob ng ligwasan at mismo yung pag-atake nila sa Marawi na yan ang kinasanhi ng pagsira ng lahat ng mga bahay dyan sa Lanao. Ngayon, titingnan natin kasi ang kanilang inaangkin ay hindi kanila. Ayan, nakita ninyo, napakagandang ligwasan Mars. Punong-puno ng water hyacinth. Biro mo, pag pumasok kayo dyan, napakagandang tingnan ang mga lavender na talagang namumukadkad sa katubigan. Dyan ninyo makita kung gaano kaganda ang paraiso na pilit sinasabutahin ng militar dahil nagpa-plant sila, gumagawa sila ng ISIS at iyon ay ang mga ISIS ang siyang naghahasik ng lagim
dahil inuutusan din ng militar. At ang packager niyan, alam niyo na, ang peace process na yan ngayon ay hinahawakan mismo ni Secretary Galvez. Kaya nga sabi ko, ilang taon tayo naging tanga nang dahil sa packaging ng Malacañang. Ngayon, magagalit pa ba kayo? Iyan ang katotohanan eh. Kung ayaw ninyong tumino at ayaw ninyong sumunod sa patakaran ng monarkiya, iyan ang sinabi ko, wala kayong authority. Kaya nga yung BARM, ginamit pa ang mayor ng Cotabato, si Mayor Gianni Sayadi. Lahat kayo dyan, biro mo, you are going to support the BARM? You are going to support dahil nai-award sa SK Liguasan Oil and Gas Corporation? Na yan ay paper company, walang ipinapakita na track record dahil 2 years lang iyan. At napakagandang bigyan ng halaga. Bakit kaya na-award ni Secretary Alfonso Cusi ng Department of Energy ang kontrata sa pag-explore na bawal mag-explore o mag-drill sa pinakapusod ng bulkan na iyan. That is an inverted volcano. Pag hindi kayo marunong at wala kayong sapat na teknolohiya, ipaputok ninyo ang bulkan na iyan para malusaw na kayo lahat dyan? Yan ba ang gusto mo, Department of Energy? Malaking kasalanan mo sa buong mundo pag ginawa mo iyan. At napakalaki ng kasalanan mo sa pag-award sa isang kumpanya na iyan ay dami lamang ng politika. Saan yan sa Lutayan? Sino ang kingdom ng Lutayan? Diba si Pax Mangudadato? Si gobernador? Dalawang gobernador na magkadugo? Iko-control nyo buong North, South, Maguindanao, Sultan Kudarat? At iyan ang nakasaad sa kontrata ninyo. Walang banaba oil and gas na yun ang inyong sinabi na na-default, pero kinalkal ko na iyan. Sana maintindihan ninyo, may batas. Ang katotohanan ay katotohanan. Hindi pwede ninyong linlangin ang sambayanan. Isa pa, pag alang-alang ang inyong pera sa pag-drill, hanggang dyan lang kayo sa lupa ni hindi kayo makapasok ilang feet below the ground. Pero subalit, sa ilalim, nandiyan, no, yung kamay ng lolo. Diba? Bakit hindi nagtagumpay si Presidente Ramos na siya yung presidente, na siya yung pinakaki ng PNOC? Ginawa pang mga utusan yung totoong sultan. Si Ama Pandala pa ang naging security guard ng lahat ng tubo na nandiyan. Sa kakukunting sweldo, nagtiis ang ama, nagtiis ang mga kapatid ko para alam nila na pagdating ng panahon, alam nila kung anong gagawin dahil ang pinakamalaking deposit na sa Tugal, Sultan Sabarungis. Ngayon, pinapaalis ng BARM, pinapaalis ni Secretary Cusi dahil Department of Energy, dahil may kontrata. Oh no, you cannot do that. Why? Itaas ang water lily, punuin ng darapanan, punuin ng Cotabato. Yan ang ganti sa inyo. 2011, nang dahil sa pakiusap ninyo, truck by truck, pumupunta kayo sa akin sa Tacurong. Queen, tulungan nyo na kami, paalisin nyo na yung busaw. Paalisin nyo na yung water hyacinth na nakaklag dyan sa Quirino Bridge sa Cotabato. Akala ko nagbago na kayo. Subalit yung taon na yan, yung taon na binigay sa inyo, iyon pa pala ang taon sa pagpapatay nyo sa amin. Sambuanga standoff, kitang-kita ko ang militar naglulot ng mga kagamitan ng mga kayamanan na naiwan nang dahil sa programa ng putok-putok. At sino nagplano? OPAP
Nandun ako sa meeting eh. Secretary Delis, Miriam Ferrer, lahat kayo mananagot. E ngayon, sinong sumalo? Ang CSR ng COVID. Dahil ginamitin niyo ang COVID para i-delay ang taktik para hindi makalabas ang totoong Sultan of Suluan North Borneo at lalong-lalo na yung Queen Maria Makiling Helen Fatima Nazaria Panolino Abdurajak Elizabeth III. Iyan ang pinakamasakit na kapalaran ninyo ang ganti ng tadhana. Ayaw ko na sanang magsalita, pero you are pushing me to speak the truth and nothing but the truth. Yung mga pastor, anong nangyari sa inyo? Nang dahil sa kapa, kayo ang sumalungat sa totoong business process na ginawa namin nang dahil dito sa shampoo na inumpisahan ko, sa mga bigas, sa mga trading program namin sa livelihood, dahil hinimok kayo na economic, kumbaga economic transition. Tulog lang kayo ng tulog dahil meron kayong nasasahod. O anong nangyari sa inyo? Kinastigo kayo ng Diyos Ama. Nasaan ang pera ninyo? Itinakbo na kung sino man yung packager. Yung nasa Malaysia, yung may private jet. No, yung gumawa ng Aman. Unang-una kasi yan, yung Aman trading na yan. At based yan sa Malaysia. Sinong kasabwat yan? Di ba matataas na politiko dyan? Nandoon pa nagkakape-kape? Ayo. Ngayon, ang kapatid ni Mama, private jet. Kinukuha dahil kapangalan din ni Mama yung ginagamit. Kaya nga, anong sinabi ko dyan sa ground? Pag nakita ninyo may bulkiya-bulkiya dyan, hulihin ninyo dahil kapatid ni Mama yan. Now, kung talagang si Hassan Alian, wala rin siyang karapatan dahil tapos na ang kanyang trono noong 2013. They are caretaker royalty in accordance to what is designed by Tungku Abdurrahman Putra Alhaj Hussein Kamaluddin ng Brunei. Dito tayo magsukatan kung anong klase ang kaharian. Ang kaharian, nagiging kaharian dahil binibigyan ng basbas ng pinakalolo natin. Siyempre galing sa Allah, galing sa Diyos Ama, galing sa mga inkantado, galing sa ating incant spirit ng Seven Makdum. Ayan. Noong 1978, noong nag-i-explore dyan ang PNOC, kasama yung mga Canadian company, ilan company nang dyan, bumubulwak na yung oil. Subalit, nagsastop dahil pag tinetelescope ng engineer ang nakikita nila ang kamay ng lolo na iyan, si Haji Hassan Pasang Jamalul Alam, si Tuan Muda Gulam Hassan. Binantayan ni Ama Andi iyan, yung mga tubo na iyan. Hindi ba kayo nahiya, gobyerno? Militar? Ang ginawa ninyo, nag-illegal piping kayo papunta ng Batangas, papunta ng Borneo, ng Sabah, ng Brunei. Illegal piping. Kaya nga umaman itong mga ito dahil sa oil and gas ng ligwasan na pinakapuno. Ngayon gagawa na kayo ng another kabalbalan, Department of Energy, Secretary Alfonso Cuse, dadanasin mo ang isang kasumpa-sumpa na paraan. Pag tinuloy mo yan, inkantado yung lugar na ibinigay niyo sa maling kamay. Iharap ninyo sa akin yung tagalutayan na iyan at madidetermine ako kung sinong politika, kung sinong militar ang kasabuat niyan. Diyan tayo nagkikitaan. Tagatakurong ako. Yung lupa na iniwan sa akin, pag tinats niyo iyan, isang paraan, matutuntun ko ang sindikato ng LRA, ang sindikato ng DENR, ang sindikato mismo sa loob ng assessor office. Dahil yan ang paraan ko para matutuntun ko lahat ang katiwalian ng gobyerno. Sa buwatan, kaliwat kanan, dahil sa pera, dahil sa koneksyon, dahil pagari
ng mga mayor, gobernador, congressman, senador at ng presidente ko no. Ganyan ang kalakalan noon magpahanggang ngayon. Absolute monarchy sa ngalan ng Diyos Ama. Binabago natin ang mukha, ang hugis ng mundong ibabaw ito. Salamat Lolo at nag-collapse na ang World Bank. Ipa-collapse na natin US Treasury at nang makita na nila na galing sa kayamanan ng lupasog ang kanilang tinamasa at ginamit mismo panlaban sa sangkatauhan. Lahat ng presidente ng Amerika, kayo ang naging sanhi ng sigalot ng buong mundo. Itama na ninyo ang mali, may kasulatan kayo. 100 years treaty, agrimento sa Sultan of Sulu. 300 years sa Espanyol. Kaya nga, pumayag ang mga sultan noon na kunin ang 617,500 metric tons of gold mula dito sa lupasog, papuntang Intramuros, Manila. Dahil nagtiwala si Sultan Jamalul Kiram II, yun yung tatay ni Raja Saleha na first wife ni Hassanal Bolkiah, kaya nga naging sultan si Hassanal. Because ang Raja, ang anak ni Sahibul Gari Abdurrajak, the Sultan of Maimbong Sulu. You become a Sultan of Sulu, you become a Sultan of Indonesia, of Malaysia, that is the empire. You are the Sultan of the entire sovereignty of Lupasog. Ngayon, pinatuloy lahat iyan ng dahil sa agrimento na yan. Pinatuloy sa mga Pilindo. Eh, aba, biro mo, diyan sa Pulumulok, barangay captain, kagawad, magsabi na saan yung SEC ninyo to probe. Mga loko-loko kayo ah. Kingdom ang kinakalaban nyo, hindi yung organisasyon na kailangan irehestro sa SEC. Who are you? Napakakitid ng utak ninyo dahil yun lang ang binigay ng OPAP sa inyo na sasabihan kayo ng ganyan. Anong lisensya ninyo? Na mismo nga ang Department of Energy ay hindi makagalaw dahil ang nakakataas ang may-ari ng soberenya. When you are the owner of the sovereignty, that means 7 layers up, 7 lapis pataas, 7 lapis pababa, 7 lapis kaliwat kanan. Kaya nga yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag ninyo akong ihanay sa organisasyon. Ito ay imperyo, ito ay kaharian, may ari, tagdapo. Kaya nga sabi ko sa kanila, huwag ninyong galitin si Queen at raragasain kayo ng nanay ng kalikasan. The Queen of the environment, the Queen of the Mother Nature. Yan ipatunay ko sa inyo. Kaya nga, lagariin nyo pa! Engineering! Local government! Lagariin nyo yung mga busaw dyan. At nang makita ninyo, baka makita ninyo yung buntot ng lolo, yung pinakamalaking lolo natin sa ilalim. Sige pa, gawin nyo pa, darapanan. Dahil lahat ng testamento ninyo, si Queen ang gumawa, skeletal framework. Yan ang dinala ninyo kay Najib. Naglaro si Najib at si Pinoy. Naglaro ang OPAP at ang packager. Ang packager na yan, ikasama ko rin. Pero hindi ako pumapayag na i-manipula ako dahil ang gusto nila, diktahan ako, ito Queen gawin mo, ito Queen gawin mo. Ito ang uniforme para pasuutan lang natin na kunyari magparid-parid, iyong pala ipapatay. Hindi pumayag si Queen dahil ayaw niya madungisan ang kamay niya. Kayo, pumayag kayo. Eh kayo ngayon ang sisingilin ng the highest crime of the world, which is conspiracy. Sa buwatan. Uy, akala nyo hindi criminal act yan. Kayong nagsasabuatan na gobernador over sa barangay captain para patayin kami sa ligwasan, para takutin kami. Kasama pa yung mga ustads. Ustads! Ustads! Saan kayo pinaaral? Saan kayo kumuha ng pagka-ustads ninyo, pagka-shake ninyo?
I am not questioning your identity nor your status, but I am trying to ask you in the name of Allah, bakit kayo pumapatay? Bakit ninyo sinunog yung apat na palagyan ni hindi man lang natinag ang militar? Hindi man lang natinag ang mga gobernador dyan? That is a sin. That is a crime. Sinunog ninyo ang flag. That is the, kumbaga yan ang pinakabandila ninyo, ng loyalty ninyo. Pero nasaan yan? Dahil pamangkin ni Mariam, dyan nakikita ang sabuatan. Conspiracy is a crime. In itself, kaya kayong hulihin ng batas. Pero walang batas na sinusunod dahil kayo ang batas. No one is above the law. Freedom of choice, freedom of speech, freedom of religion. Kaya nga maraming nanghuhusga. Sino ba yan siya? E ngayon, pinapasalamatan ko yung mga chapter presidents ng Albay, no, si Manuel Del Mundo. Thank you very much, ng mga PBMA. Thank you very much for praying for us. Lahat ng mga prayer warriors natin, kapatid na Susana Marquez ng Alpha Omega Development International Foundation, mula Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Sultan Hardy Kalios, congratulations sa iyo. Congratulations sa ating mga kapatid mula Baguio, pababa, Pangasinan, dyan sa Zambales, Bulacan, Cavite, pababa dito sa Mindanao, lahat ng H-World, lahat ng ating mga vanguard, lahat ng ating mga kasama sa misyon na ito. Yan ngayon ang isang pinakamagdang gawin natin. Meron pang nagpapabate, si Johnny Fear, yung pamilyang Alayban Zalig family ng Tugigaraw. Kaya nga tayo, talagang maraming nagpapabati hanggang doon sa Lebanon. No, nandiyan kayo, nandiyan yung mga Banjola, nandiyan yung mga talagang nakikinig kada umaga sa iba't ibang bansa na OFW. Mabuhay po kayo dahil makakauwi na kayo. Ang lupang pangako ang siyang magbibigay sa inyo ng bagong pamumuhay kung saan hindi na kayo inaalila ng ibang lahi. Ang lahi na niyuyurakan, ang lahing inaapi, ay siyang lahi na talagang mamumukadkad, katulad ng lavender na mga hyacinth flowers diyan sa ligwasan. Kayo ang kilalanin, maharlikang dugo. Kayo ngayon ang siyang mamumuno at magbibigay ng ehemplo sa buong mundo. Kaya nga, internalize what I say. Do not fear anymore, because all of those military politica that enslaved us can no more make it, because we are not supposed to be their slaves. We cannot be a slave forever. We will not allow them anymore, because we are the highest being blessed by Allah. We were subjected to many trials, tribulation, but thanks be to God, to Allah, we become stronger to fight their way of oppression and suppression. I thank God for giving me the wisdom to see the difference, for giving me the strength and courage, perseverance to fight for freedom to live, freedom against this COVID-19 protocols of the IATF. I am not fighting you, Secretary Cesar Galvez, but I am fighting of what you are doing. Save the poor. Learn to love the poor. Hindi ninyo kayanin
ang repercussion na sinasabi. When God strike, it's only a matter of seconds and you are dead. Hindi dapat hinahamon ang kapalaran ng divino gobyerno. Dapat the change must come within yourselves. Dapat ang pagbabago ay nasa puso ng bawat isa. Hindi yung inaantay ninyo magbago si politiko. Kailanman hindi magbabago yung mga yan. Bakit? Nasanay sila na ang pera ang kanilang pagbabago para makabili ng bagong kotse, makapagpatayo ng palasyo dyan sa Lutayan, at makakuha nitong kontrata, nitong ginawa ni gobyerno na wala man lang kaabog-abog. Yan ngayon. Kaya nga, nakakahiya isipin. Biro mo, 2 years ka lang, kukuha ka ng pinakamalaking multi-trillion US dollar project. Ano ipakita ninyo? Sige, ipakita ninyo para malalaman ko kung sino yung kasabot ninyo sa buong mundo. Yun ba ay si Putin? Yun ba ay si Russia? Dahil yan lang naman ang pumupunta dito kasama ng presidente. Nung nag-declare siya ng martial law, nasa Russia siya, nasa Moscow siya. Yan ang martial law dyan sa pag-atake sa Lanao. Ginamit itong mga maote. Nag-request ang maote na tulungan ko sila dahil ang pundo galing mismo sa gobyerno. Opap! Diyos ko po, lahat kayo, peace process in the guise of evil deeds and instilling war. Chaos. That is economic sabotage. Yan ang pinakamasakit na krimen na kakaharapin ninyo. Economic sabotage. Kaya nga, itong COVID, tinatawagan ko yung mga local government, local health units dyan sa Bye-Bye City, lady. Pinuporsige ninyo yung mga teacher turukan. Kasi yung ayaw, i-terminate ninyo. Kayong mga teacher, kung alam ninyo sa puso ninyo na hindi nakatanggap-tanggap, umalis na lang kayo. Bakit? Kung alam ninyo sa puso ninyo na iyon ang ikamatay ninyo, the mind is very strong. That will lead you to death. Because nakalagay sa inyong sistema, mamamatay ako. That is preconceived. Ibig sabihin, the more that you think, the more you will die. Labanan natin. Kung kayo naturo ka na, pray hard. As I say, God is our doctor. Siya pa rin ang may control ng ating buhay. Doon tayo. We cling to Him. Pero I am fighting to stop this COVID and this illegal. Talagang inoculation nila. Kaya nga nilalabas ko yung aking order, yung vaccination card na galing mismo sa Lupasum. Saan sila mamini? Nang mabuhay o nang mamatay? Masalamat tayo yung sa iba't ibang bansa hindi namatay dahil magandang vaccine ang binigay sa inyo. Matalino din yung mga siraulon na programmer niya yan. Yung mga scientist na talagang ayaw nagkukontak sa akin dahil alam nila ang components, ang ingredients ng bawat vaccine, lalo na yung sa Pfizer. Pero nagre-report ba yung gobyerno natin kung ilan ang patay? Wala. Wala silang pakialam sa bawat buhay na sinasakripisyo nila sa ngalan ng protocol nila. They don't care at all. But I thereby say, we care, each and every one of you. Stop the war, stop the protocol, lift the lockdown, do to normal life, and we will fight. How to survive? Ilalabas ang pera, at iyan ang dahilan na nandito si Queen, si King. Ay binalik sa source of origin lahat iyan. The mother account, yan ang dapat ninyong tingnan. Sino at ano, pero yung sa atin ay sa atin para sa sambayanan, Maharlika. Maraming salamat po. Mabuhay kayo. Magandang umaga. Masalam.